Good day, guys! So, marami nagtatanong sa akin kung pwede ka ba mag-vlog using your cellphones or your smartphones. Diba, marami sa atin na nag-vlog pero gumagamit ng high-end camera. Well, pwede kang gumamit ng smartphone for vlogging. Tulad ngayon, ginagamit ko tong cellphone ko for vlogging. Hindi ko gamit yung SLR ko kasi iniwan ko sa condo. Then, umuwi akong probinsya. So, mapapayo ko lang is, kung gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, kahit anong gamit mo pang pang film sa sarili mo, okay lang. As long na nag-enjoy ka, maganda yung content mo, and hindi ka nakakatapak ng tao. Tapos, kung gagamit ka ng cellphone for vlogging, kailangan may gamit ka din. Kasi, pag cellphone lang, hindi kasi kagandahan yung mic nito. Kaya, bumili kayo ng external mic and yung tripod pang cellphone. So, makakakuha na kayong decent pictures or videos. As long na may lighting kayo. Ako, ginagamit ko lang lighting ko is, ayan, window lang. So, nakikita nyo naman, kailangan nyo lang mag-improvise and alam nyo yung ginagawa nyo sa pagbibideo. Tulad ko, gamit kong cellphone is Huawei P20 Lite. P20 Lite lang tong cellphone ko pero kaya ang mag-produce ng magagandang image. Kaso hindi mo naman kontrolado dito unlike sa P30 or P20 Pro. Kasi dito sa cellphone ko, hindi ka makapag-shoot ng 24 frames per second or 120 frames per second. Nasa 1080 lang siya by 30 frames per second. So, hindi mo siya makokontrol. Then, kung mapapansin nyo, medyo sharp yung image ko kasi may digital sharpening na kasi itong cellphone. So, yun yung tawag dito. Kailangan mong i-process na lang sa post-processing. Kailangan mo muna lang edit or something. Hindi naman talaga importante kung anong ginagamit mo pang film sa sarili mo. Ang importante talaga doon kung nag-enjoy ka ba or anong magandang content yung naibabahagi mo sa tao. Kung puro pranks lang yan or puro patawa, okay lang yun. Maganda rin naman kasing content yun. Kasi maraming video, maraming viewers yung nag-i-enjoy. Maganda din kung nag-i-informative yung videos mo. Or gusto mo nang i-share yung buhay mo. Pero syempre, pag i-share mo yung buhay mo, kailangan may limit. Yung limit na yun, alam mo kung saan ka pwede mag-video. Hindi yung lagi ka magbi-video ka kahit alam mong hindi tama. Kasi minsan makakatapag tayo ng mga tao or bagay na hindi dapat mangyari kung hindi mo fi-film. Kasi hindi naman lahat ng bagay dapat i-film. Kailangan din alamin natin yung limitations natin sa pagbablog. Yun lang naman, kung alam mo yung limitations mo, mas maganda yung content yung maproproduce mo. And wala naman gaanong bashers sa'yo. Kasi sa online world, maraming magbabash sa'yo kung ayaw nila yung content mo or naiingit sila sa'yo. As long na pinagpapatuloy mo lang yung ginagawa mo and wala kang tinatapakan na ibang tao, good job yan. So, balik tayo sa cellphone. As long na may passion ka sa pagbibideo or sa pagvlog, kahit cellphone lang yan, kahit cellphone lang yan, okay pa rin yan. And yun nga lang, syempre konti lang yung mga tawag dito, mga pwede mong i-edit para sa video mo. Pero kung hindi ka naman talaga ma-technical or pag gumagamit ka ng camera sa DSLR or mirrorless ng auto, yung cellphone is okay na. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling camera unless na hindi ka binabayaran para sa mga shoots mo or sa mga videos mo. Pwede na yung cellphone. Or kung may extra budget ka, pwede mo naman pag-ipunan yung mga ibang klaseng cellphone camera. So yung mga camera natin ngayon sa cellphone ay tumataas na yung standards, kaya
humahabol na sila sa DSLR. Yung hindi lang talaga nila makukuha sa DSLR is interchangeable lens and yung sensor. Kasi yung sensor ng cellphone is 1 inch lang, so maliit lang yun para sa kumpara sa 35 mm ng full frame camera. Kaya mas maganda yung mga full frame camera kasi mas maganda sila sa low light, mas kita nila lahat. Unlike sa cellphone, mas magiging grainy na. So ayun lang, yung kung gusto niyo mag-vlog kahit cellphone lang, okay lang yan. Basta pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, or kung hindi ka pa nag-vlog, simulan mo na ngayon kahit cellphone lang. Kasi malay mo, dyan ka sisigat or dyan yung future mo. So I hope you enjoyed my video. Click that notification bell to keep you updated and don't forget to like and subscribe. Peace!